What's up, guys? Yeah. So, welcome to Yoga Sundays. And pero for tonight, hindi tayo dito hintay gagalaw. This would just be a Q&A kasi I didn't have the time to really shoot in a venue with the poses. So, ang gagawin natin ngayon ay magsasagot ako ng 3 frequently asked questions sa akin ng aking students and friends about pag nag-inquire sila sa akin about yoga. Lalo na kapag nakikita na yan, kadalasan ginagawa yan kapag tinatawag nila sa akin before class, during class, after class, as may minsan nag-PPM. Pero yung iba, katulad yan, yung mga friends ng mga students ko, yung malapit na pero yung mga friends ko lang, yung palagi silang nagtatanong. Baka nagkikita kami, pa-yoga-yoga ka, ganyan. So, marami silang tanong. So, yung tatlo na pinaka-frequent na tinatanong sa akin about yoga, so, explain ko siya. Yeah. Pero, again, disclaimer for everybody, itong mga sagot ko ay based on my learnings sa aking mga teachers, at the same time, yung sarili kong insights kasi I'm a physical education teacher. So, yung iba dito ay mga self-learnings ko when it comes to the body. At the same time, yung mga I do my research, I really watch videos online and also read articles about this and how yoga really helps in the overall fitness of an individual. So yeah. So let's get the questions started. So, yun yung pinakaunang tanong palagi nila. Nakakapayat ba ang yoga? Kadalasan sinasabi ko, yes. Kasi kadalasan yung tatanong sa akin yun, yung mga nandun sa loob ng gym, which is lalo yung mga nakabantay na sa yun, existing, they're already having their personal trainers, nagbubuhat na sila, inaalagaan nila yung mga diet nila, assuming that they do that, I respond yes, nakakapayat po siya. Then I do my explanation na basta you really follow a balanced diet, so that's number one. Siyempre, always balanced diet. And you really do it consistently. Hindi naman kailangan na super hard yung mga ginagawa mong poses. So just do it consistently. And you integrate it fully to your nutrition. Ayan. So, kung nakakapayat siya, kasi palagi nang nakikita ko, payat-payat ko daw. Pero kasi sa akin, una-una, it's with my metabolism. Second is the food I eat. Kasi for example, for me, sa gabi, hindi na ako masyado nag-rice. Or mas hindi na ako masyado nagka-carbs. Ayan. So, I limit my carbohydrates during night. Pero kasi that's the time na your body less needs the carbohydrates because it's on a resting mode. And during the night, the body's concentration is to work on the detoxification process, especially in the early morning. So, yun yung hindi kailangan halos ng katawan natin ng sugar. You just need an ample amount of carbohydrates so that it can function properly and produce the energy it needs as it goes through the process of detoxifying your body. So, other from that, let's go back to the main concern is kung nakakapayat ba siya. In my experiences, sa mga naturuan ko, yes. Basta, it's aided with proper nutrition.
others is some also others are helped with proper supplementation. Pero kailangan ako I promote natural supplementation and also and also it should be a habit kasi kung gagawin mo lang siya from time to time kasi trip mo lang, so and also how can it help? Nakakapayat siya kasi ako nakakapayat siya personally kasi it lessens your stress, so yun kasi yung number one na benefit sa yoga. It it lessens the stress level, therefore it lessens your stress hormones, and because it lessens your stress hormones, less yung mga nasa-store na carbohydrates dun sa yung mga sa iyong fat tissues dito sa may belly. Ayan. So yun kasi nga yung stress hormones ang yung isa sa mga effects niya ay dahil stressed ka, ang gagawin niya i-store niya yung mga extra carbohydrates dun sa parts na pwede niyang i-store. Kaya nga di ba may tinatawag na stress eating, ganyan. So, dahil sa stress, mataas yung stress level mo. So, yung katawan mo, nagkakaroon ng range of function. So, nagkakaroon ng iba't ibang heightened functions yung katawan mo. So, it needs more energy. At the same time, parang yung hormones mo, nagkakaroon ng imbalance sa loob. You're craving for something. So, eat ka ng eat. So, yun. Kung ano yung gusto mo, yung ano mo, kasi nga to relieve that stress. So yun, sa akin nakakatulong siya, makapayat kasi. It lessens your stress and it's a cause and effect. And also, nakakapayat siya siguro kasi it improves your blood circulation. A better blood circulation is a better circuit of your nutrients inside the body. So, nadidistribute ng maayos yung nutrients sa body at hindi lang siya nasa-store dun sa parts ng body na unnecessary, like sa chan, napupunta lahat dun kasi nga hindi ka kumikilos masyado dun dito, yung mga fat cells mo dito, dun siya na so, dahil dun sa maganda yung circulation ng blood mo, nadidistribute na maayos yung nutrients. At the same time, lahat your whole body is supplied with the blood. And the muscles are heated up, the muscles are alive, and when the muscles are alive, muscles heat up. Yeah. So, yun yung function of muscles, it heats up the body, and so fat cells are also burned. So, yun siya. Tsoko nakakapayat siya. Gets na ba yun? So, kung meron pa kayo, dire-diretso lang, spontaneous lang itong mga sagot ko ha. So, kung meron pa kayong clarifications about that, or meron kayong corrections sinabi ko, lalo na yung mga ano dyan, mga fellow kong mga fitness enthusiasts dyan, please correct me para ma-improve ko yung mga sinasabi ko, or let's talk about it kung ano yung mga sinasabi ko dyan. So okay, let's go to the second question. Ayan, so yung second question, i-breakdown natin siya. And then actually, ito lang naman yun, yung chronic diseases. Pagsabi yung chronic diseases, ito yung mga nag-build up, diseases na nag-build up through time. So, examples yun, high blood, diabetes, mga liver disease, kanya. So, mga cardiovascular diseases, respiratory diseases, kanya. So, mga ganong klaseng disease. So, in short, mga ano, kanya, high blood, common sa Pilipinas, stroke. Yan. So, pwede ba siya? Pwede ba siya? Number one, yes. Pwede siya. Yes, because actually, yoga is therapeutic. When I say therapeutic, ginagamit siya as a therapy. Therapy. Yeah, therapy. Kasi most of the time, pag may nakakausap ako ng mga tao na may injury, kadalasan na binibigay ng doctor sa kanila mga possible workouts ay dalawa. It's either swimming or yoga. So, swimming as you can say, low impact, so may water resistance, so medyo may aid yung movement. Then, pangalawa, yoga. Kasi nga, slow moving lang. So, for the information also of others,
may ano, iba-iba yung ring styles kasi ng yoga. So, meron yung mabilis, meron yung mabagal, meron din yung ano, tama lang. So, yung mga styles ng yoga na yun, there are styles ng yoga na fit for those who are under rehabilitation or may injury. So, now for this type of concerns like high blood, diabetes, whatever, it's best that you first consult your doctor kung pwede ba kayong mag-yoga. And then after that, when you have already a class, you check first. Ha? You check first if the yoga is the style of yoga is fit for you. Siguro ang pinakahanapin nyo talaga yung beginner's class. Lalo na pag bago kayo sa yoga. Katulad yung mga styles ng yin, restorative, slow hatha, kasi yun yung mga kailangan nyo to really ano, prepare first your body for the poses na mas mahirap sa yoga. But yung mga ano yun, yung mga binanggit ko kanina ng styles, it's really already helpful. Kasi sabi ko nga kanina, yoga lessens your stress, and personal experience, my brother, kaya lang siya nagka liver disease and sa kidney, kasi nga mataas yung stress hormones niya. Healthy eater naman siya, hindi naman balance naman yung diet niya, hindi naman siya smoker, hindi naman siya umiinom ng ano, occasional drinker lang siya, hindi naman siya yung tunggantong araw-araw, hindi siya ganun. Pero what struck him most is yung stress hormones niya sumaas. So nagkaroon ng yung body functions niya hindi nag-work ng maayos dahil nga din sa stress level ng katawan niya. Kasi he needs to cope up with the traffic, late night works, kanya late uuwi, maaga gigising, so kailangan niya. So, wait a minute. So, yun. Number one yun, nakakatulong siya. Kasi yung stress level bababa. Then, pangalawa, yun, better circulation pwede din eh. Then, the oxygen will be supplied in your body, and the more oxygen supplied in your body will promote more energy in your body to really do that regeneration process of your cells para mas maging healthy siya ulit at para ma-repair ko yung existing na chronic disease sa katawan mo. Kasi our cells can fight off those chronic diseases if they are fed with the proper nutrition, proper cellular nutrition, kasi iba naman yung macronutrients, iba naman yung micronutrients. So sa micronutrients, nagkakatalo yung proper cellular nutrition. And dahil dun, after that, if you're doing it a habit, so yun, magre-regenerate na maayos yung cells nyo to really reverse that effects of the unhealthy cells, making healthy ulit sila, and really help your body come back to its healthy state. So yun, again, ulitin ko ha, pwede talaga siya, pero again, consult your doctor, then proper nutrition, then check a proper class that fits you. Yan, yung last question na yan, yung kailangan bang flexible sa yoga? Grabe, I always get that. And I don't blame people kasi yung nakikita nila sa social media. And sa Instagram, sa mga pinopost, actually ako din yung mga pinopost ko. Pero I always explain to them, yung mga pinopost ko, those are already advanced and pinag-practicean talaga siya. And pero sa Instagram ko, nandun din yung mga hindi ko masyado magandang post kasi I want to show the other people yung progress. Yung pangit pa yung poses ko bago siya gumanda. Pero kailangan ba flexible na siyo? Parang kadalasan ang rason, ay hirap yan, ano? Ay, hindi naman ako flexible. Bakit ako mag-yoga? Kailangan siya flexible. No. Hindi kailangan na flexible kasi para ka makapag-yoga. Mag-yoga ka, listen. Mag-yoga ka para maging flexible ka.
So yun yung pinaka-concept. You will not do yoga because you are flexible, but you will do yoga if you really want to be flexible. Ayan. So, sa age group, I always say that na hindi naman kailangan kahit gano'ng kakatanda eh. If you really decided to improve your body, you can do it. Yan. And also, hindi lang man flexibility kasi ang wina-workout sa yoga, pati strength, endurance, power, pati agility, kasi nga, and coordination of the body. Kasi nga, nakikita lang, flexible. Kasi yun naman talaga yung unang benefit ng yoga. Ngayon, bakit ang main highlight ng yoga ay flexibility? Ay, flexibility. Kasi, by definition, flexibility is the ability of the joints to move in various directions. Yeah. So, the more flexible you are, your joints are more mobile. Ngayon, ang nalaman, baka naman mabalian ako ng buto. Hindi na babali ang buto sa pag-bebend, pag-proper ang tinuturo. Walang nababali. Because the joints itself are flexible. I mean, what holds back the flexibility? It's the ligaments. Yeah, only ligaments. Second is the muscle itself. Yeah. So what's not flexible are your muscles and not your joints. The joints are freely flexible. Kasi, di ba pag dati meron kayo nakita ng model ng skeleton, pag ginalaw-galaw niya, totoo yun. Kung wala tayong balat, tapos tinanggal yung muscles, kung joints lang, it's very easy to move. Kasi nga lang, yung muscles, that's the organ which helps you to move. So, kaya yun. Yung, kumbaga, the bones are the, parang, skeleton. Yung skeleton, naka-attach lang yung muscles which are like rubber bands. Ayan. So, muscles are like rubber bands when it comes to flexibility. Na pag hindi mo siya palagi in-exercise, na tumitigas siya. Ayan. Lumulutong kumbaga. So, mas mahirap na yun siyang i-stretch. So, yun yung wina-workout sa yoga. So, we want to make the movements consistent with proper breathing para maganda yung internal yung pag-warm ng body. At yun, at magpo-promote siya ng tsaka kasi the more flexible you are, the wider the motions you can do. The wider motions you can do, the more beneficial will it be to your muscles. Kasi hindi siya magkakaroon ng muscle stagnation. Pag sabing muscle stagnation, di ba paulit-ulit, for example, paulit-ulit ka nagba-bicep curls. And yun lang ginagawa mo. Then you don't confuse your muscles with other bicep exercises. Magiging stagnant siya. Magiging stagnant siya, magtitigas siya. So may mga motions ka na hindi magagawa. So may mga tasks ka rin na hindi magagawa. Ito naman, with yoga, it provides more motion for you. So, meron naman mga yogis na malalaki yung katawan, pero flexible sila. It's because it really aids in the overall development of the body. So, yun. So, again, kailangan ba maging flexible sa yoga? Ulitin ko, hindi. Kung gusto mong maging flexible, tsaka maging yoga. So, marami pa naman. May ballet, gymnastics, whatever. Pero, kung gusto mong maging flexible, you get into that activity. Hindi yung pa-flexible mo na ako bago ako mag-yoga. Eh, doon mo nga aralin yung paano maging flexible sa yoga. So, yun. So, again, so, kung may mga tatanungan pa kayo, sabihin nyo na sa akin. So, that's the third question. So, ayun. Tapos na tayo sa tatlong questions. So, haba ng oras. Sorry guys, mahaba yung oras. Pero sana may mga natutunan kayo sa akin. Ngayon. And kung meron pa kayong clarifications and lalo na din sa aking mga respected na mga fitness experts dyan, tulungan niyo po ako. Ayan. Let's converse about this. Sa mga sinabi ko, I'm very open. And so, kung may mga tanong pa po kayo, just put it on the comment section and I'll try my best to answer your queries. So,
magagawa ulit ako nito siguro after some time para sa mga frequent asked questions about yoga. So, again, this is your YammyFiggy. Ay, baliktad. See you.